Sa unang tingin na akalain mo na kampo ito ng militar, pero kapag nilapitan, malalaman na mobile kitchen pala ng Armed Forces of the Philippines. Inabutan namin ang mga miyembro ng militar at ibang volunteer na abala sa paghahanda ng kanilang mga lutuin. Ayon kay Major Lucel Lara ng Civil Relations Service ng AFP, dinala nila ngayong araw ang kanilang mobile kitchen sa Barangay Tatalon, Quezon City. This is part of the AFP's program, Kapwa Ko, Sagot Ko. Isa po itong panawagan at pakiusap sa lahat ng mga kababayan natin na tulungan yung mga naghihikahos at yung hirap na hirap ngayong kinakaharap natin yung trahedya ng COVID-19. Napilian niya nila ang Barangay Tatalon dahil dito maraming mga informal settlers na hindi nakarehistro sa mga barangay. Sa ganitong mga lugar anya, bibihira ang mga dumarating na tulong. Hindi sila official residents. They're considered informal settlers. Hence, they do not receive or matuman sila makareceive ng relief goods. So yun po yung tinatarget ng ating AFP Mobile Kitchen. Sabi ni Major Lara, lahat ng kanilang naluluto at ipinapakain sa mga benepisyaro ay tulong ng mga tao o yung mga grupo na tumugon sa kanilang panawagan. Maging ang mga katrabahoan niya tulad ng mga naghahanda ng pagkain at nagluluto ay karamihan ay mga volunteer at hindi kaanib ng militar. Lahat ng food preparations, hindi lang po sundalo, lahat po mga sibilyan at mga partner stakeholders natin. Paliwanag nito, laging panawagan ng gobyerno, stay at home, save lives. Pero paano naman ang mga nakatira sa lansangan, ang mga walang bahay? Stay at home, save lives. How about those people without homes? How about those people na nakatira lang sa lansangan ng mga homeless? Who will take care of them? So ito po yung intention ng AFP Mobile Kitchen, to take care of those homeless people, those poor people na hindi kaya talagang magluto ng pagkain para sa kanila. Target anya nila na makapagpakain ng 3,000 pamilya kada araw kasama ang mga hindi taga Barangay Tatalon. Nag-iikot anya ang iba pang mga volunteer upang mamahagi ng mga lutong pagkain sa mga nakatira sa kalye sa Quezon City. Dahil anya sa marami dumating na pagkaing lulutuin, kaya nilang pakainin ngayong araw ang 6,000 pamilya. We actually intend to feed 3,000 homeless and poor families in a day. Yung kalahati noon, maiiwan dito sa Tatalon residence. Yung kalahati po, meron tayong mga volunteers na off-roaders Philippines. Mag-iikot sila sa Quezon City at maghahanap sila ng mga nakatira sa lansangan. So, dahil marami po ang dumating na donations ngayon, we are able to feed again another 3,000 this afternoon. So, ang initial na plan namin ay sa umaga lang, but sa dami po na bumuhos na suporta, kaya natin magluto ulit ngayong hapon. Target anya nila na manatili sa lugar hanggang April 30. Ikinatuwa naman ng mga residente ng Barangay Tatalon ng tulong na ipinagkaloob sa kanila. Salamat po sa binigyan ng biyaya ng galing sa mga sundalo po. Salamat po. Pangapunan, sir. Malaking tulong po sa amin to. Sabi naman ni Alex, nagkatrabaho siya sa isang factory pero natigil ang kanilang hanap buhay dahil sa ECQ. Malaking tulong na po to, sir. Salamat po. Ngayong hapon, Budalo at Kani naman ang ipinamahagi ng militar. Erwin Aguilon, Radyo Inquirer, 990, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.